guys? Welcome back sa Andrea Judge TV. And for today's video, gagawa tayo ng review ng Kobe 4 Pro Tro Girl Dad. So, since Father's Day, nagregaluhan tayo nila Andrea and Tiffany ng another Kobe shoes. So, alam ko mahirap makakuha na ito. So, kinaga talaga nila na makuha nila to kasi alam naman nila na ano, number one fan ako ni Kobe. And this one is a special edition for fathers na kaya pinangalanan tong girl dad. So, isa din akong girl dad dahil may anak akong babae, si Tiffany. Well, I'm a girl dad and a boy dad too kasi may anak akong lalaki, bunso namin na si Clay. Pero yan, sentimental value yung shoes na to kasi ito yung shoes na dinedicate kay Gigi sa kay Kobe nung huling appearance nila sa NBA, which is yung nanood sila sa Staples Center's Mavericks versus Lakers. So ayun yung huling appearance and then sadly yung tragic na pangyayari nga is nangyari. So ayan, ano pang hinihintay natin guys? Buksan natin to. Let's go. So ayan guys, right off the bat yung box. Oh my god, kung makikita niyo yung box guys, I don't know kung ma-justify ng video, pero kung makikita niyo, napaka-premium, napakaganda. As in simple black. And then embossed black yung logo ni Kobe, kung makikita nyo. And then yung Kobe signature dito sa baba. So ayan, ang ganda guys, kung ayan, nagre-reflect sa camera. Sobrang premium. And plus, may inad sila. Actually, last year lang ata nila tong inad. I'm not sure, pero nung bumili ako ng Kobe 6 Reverse Grinch, which is yun, is ganito na rin yung box niya. Meron din ako ibang Kobe pero hindi pa ganito yung box. So minsan nagva-vary sa box pero yung mga regular Kobe, it is just like plain black and then yung embossed na black over here. Pero this year or last year, binago nila yon at ito na nga. Colors, yung texture niya is snake skin. I don't know kung makikita sa ano, sa camera, but ayan. Feels premium. So ayan, size 10.5 tayo guys. And yeah. So far, box, okay na okay na. So, ano pang hinihintay natin? Buksan na natin. Let's go! Oh my god! Woo! Ayan, so iba talaga yung feeling guys pag nagbubukas ng sapatos, no? Especially sa akin. Sobrang ano, mahilig ako sa sapatos. Isa sa mga hilig ko yung sapatos. So, bumibili lang naman ako ng sapatos kapag mga special edition or ano ba tawag nito? May sentimental value para sa akin. And isa nga to sa mga yon. So ano pa hinihintay natin? Woo! Grabe! Let's go! Dope shoes! Ayan na guys. Kobe 4 Pro Tro Girl Dad. And yep, kunin din natin yung isa. Let's go! Yan o, best feeling ever o, magkuha ng ano, ng sapatos. Ayan. So, ito po, ang Kobe 4 Girl Dad. So, ito, i-review na natin siya guys. Unahin ko na siguro ito. Ayan. Yun. Lagay natin dito. Ayan. So, unahin ko to. So, ayan guys, kung makikita nyo, ito yung Kobe 4. Itsura, talagang makikita mo na Kobe 4 kasi ganito talaga yung mga itsura ng Kobe 4. Pero, kakaiba siya guys. Kasi yung mga normal na Kobe 4, usually, yung paligid niya is leather. And then, same rubber or stuff dito sa body. And then, dito sa gilid niya is naka-embossed or nakalabas yung mga flywire. Pero, hinawakan ko parang walang flywire dito guys. Ayan, wala. Walang flywire. So, ayan yung picture, guys. Ayan, yan yung typical na Kobe 4 na may flywire. Usually, may flywire sila. I think yung Give Up Mamba and then yung Fade to Black na Kobe 4. I'm not sure, pero parang wala din silang flywire na ano, na design. Kasi, I think ang trend nila pagka naggagawa sila ng special edition na Kobe 4 is parang ginagawa nilang premium. So parang ano, pwede siyang pang basketball, usually pang basketball lang talaga, and pwede rin siyang pamorma.
So parang ganun. So comfortability ng dalawang setup or dalawang ginagawa mo or lifestyle is pwede mong gawin dito sa Kobe 4 na to na girl dad. So ayan guys, tignan naman natin yung bottom ng shoes. Ayan, kung makikita nyo, translucent siya. And then yung wavy kind of like texture or grip pagdating sa bottom ng shoes na Kobe 4. And ayan, grabe, ang dami ko din napanood na review. Sabi nila yung traction neto is sobrang ganda, which is yung mga Kobe's naman is sobrang comfortable na gamitin. Kung mapapansin nyo sa NBA, maraming basketball player, modern NBA player is sinusuot pa rin yung Kobe's or Kobe 4 or other Kobe's lineup na sapatos. Dahil sobrang komportable niya and yung traction is sobrang ganda. So, ayan. And then, kung makikita nyo, sa gilid, yung swoosh. Ito yung swoosh natin. Black siya. Discuss natin mamaya kung bakit color black yan. Pero andito yung sa side yung color black na swoosh. And then kung yung overall color ng sapatos, ayan, is not leather tulad ng sinabi ko, or not flywire sa gilid, it's the texture is all suede. So kung makikita nyo guys, ewan ko kung makikita talaga sa video, pero ayan o. Ayan, all suede siya. So buttery and creamy suede. So talagang yung texture niya is parang premium or premium talaga ang texture ng ginawa nila dito sa special edition na to, na Kobe na to. And ayan, sa likod or papunta dito, yung back plate is parang chrome. Hindi siya parang, chrome talaga. Ayan, so, makikita nyo siya, chrome yung back plate dito. And then yung number 24 sa likod, makikita nyo. And then yung lobby logo sa tongue. And then yung laces is black laces, black and flat laces. I think parang lahat naman ng Kobe shoes is flat laces. I'm not sure. Let me see. Ay, hindi. Iba pala yung sa Grinch. Sa Kobe 9 pala yon. And yeah, pero dito, ginawa flat laces. Ito pa lang yung unang Kobe 4 ko. Pero hindi ko sure kung flat laces din yung ibang Kobe 4. Pero ayan, sa girl dad na Kobe 4, flat laces siya na black. So, nag-complement siya guys, yung kulay. And then, syempre, meron din dito sa ilalim yung plate dito na carbon fiber. Yan, for syempre, additional performance ng sapatos na to. So, ayan. So, bakit nga ba tinawag na Kobe 4 Pro Tro? So, Pro Tro means sa Jordan, meron doon retro. This is yung ginagawa, yung binibring back yung mga lineup ni Jordan. Kay Kobe, nag-design siya ng Pro Tro. Means like, kind of like performance kind of ano, ng shoes. So, ang gusto niya is that every year, although kunwari retro siya or Pro Tro, every year, kailangan sumasabay siya sa modern game of basketball. So, kaya yun yung ginawa niya, tinawag niyang Pro Tro, kasi gusto niya yung mga latest technology na-apply pa rin dito sa mga sapatos na nire-retro nila, like netong Kobe 4. So, ayan. Syempre, hindi din papahuli. Ayan. Ang nakasulat, ang pinaka-importante, nakasulat, girl dad. Ayan, guys. Naka-imbose siya dyan. Naka-itilized word siya na girl dad. So, kung makikita nyo, talagang may sentimental value tong sapatos na to, guys. Kasi, nirelease siya para sa mga dad or girl dad na katulad namin na may mga anak na babae at number one fan ni Kobe Bryant. And during and then mostly na deliver during the Father's Day event or ngayong Father's Day, and sobrang saya na na-receive namin tong ganitong kind of gift. So ayan, discuss naman natin yung kulay ng Kobe. So Kobe 4. So kung makita nyo, the whole color is green and then black. Yung mga ano niya, black yung mga accent niya. And then, yung inside sole is orange. So, bakit? Bakit ganito yung kulay? So, una, kung makikita nyo itong picture na to, so, yan ang picture nilang magkasamang dalawa sa Staples Center. So, huling picture nila yan, na napakita or lumabas sila sa public, and nakita ng mga tao sa Staples Center, or napanood ng mga tao during the game of Dallas Mavericks and the Los Angeles Lakers. So, inano nila yon, kinapture nila yung moment na yon para mag-result ng ganitong colorway.
na ilalabas nila na special edition para sa kanila. And yeah, kung makita nyo, yung green color ng sapatos, yung buong green ng color ng sapatos is galing sa beanie ni Kobe. Ayan yung suit niyang beanie na yan. Yan is meron siyang Philadelphia Eagles beanie kasi trivia lang guys, si Kobe is taga Philadelphia talaga. So born siya sa Philadelphia and number one fan siya ng Philadelphia Eagles. So kung makita nyo, green. So ito yung color ng team, sometimes yung color ng beanie. So ayan, kaya dun kinuha yung ano na to, yung color na to. And then kung makita nyo yung suot ni Gigi, kulay black, dun kinuha yung black na color ni ng accent ng Kobe 4 girl dad. Kasi ano, parang ini-embrace or part si Gigi ni Kobe. Parang ganon. So, I don't know. Nagiging sentimental lang talaga ako siguro or emotional. But that's what yung parang na-ano ko interpret ko sa sapatos na to. And syempre, sa inner soul or inner ng sapatos is yung, kung makita nyo, yung jacket ni Kobe or yung hoodie ni Kobe na WNBA na color orange. So, para sa akin, interpretation ko lang to guys, ha. Yeah, inside is like, nasa puso ni Kobe is like, true supporter siya ng WNBA o ng mga kababaihan to empower nga yung more women na mag-try ng basketball or pinopromote niya talaga is yung women basketball or WNBA. Kasi nga, girl dad siya, si Gigi, one of the best basketball uprising sana na sa women's basketball. Pero yun nga, na-cut short dahil sa tragic event na nangyari. And yan, dun kinuha yung orange insole niya dito. So ang talagang kulay niya is like green na beanies, black shirt ni Gigi, and then yung orange na jacket or yung hoodie ni Kobe Bryant. So ayan, guys, overall, sobrang impressed. I love it. Sobrang ganda. I don't know, hindi ko alam kung ipanglalaro ko to, guys. Pero, tulad nga sinabi ko, yung mga binibili ko, ginagamit ko, guys. Kasi, ayoko lang naman siya ipang display. I want to feel it. And then, di ko lang naman siya kinokolekta. So, I wanna wear it with kind of like, you know, my sentimental value. Pag sinusot mo siya, yung parang nafe-feel mo yung, may connection kayo ng shoes. Or may ano, may something. So, hindi lang siya basta sapatos. So, lahat guys ng sapatos ko ginagamit ko. Kahit na ano, rare pa yan or special edition or player exclusive is ginagamit ko. Kasi tulad nga ni Idol Bitoy, tulad ng sinabi ni Idol Bitoy, kung may laruan ka, paglaruan mo, kung may bago kang damit, isuot mo and enjoy mo. Kung may bagong sapatos, isuot mo, ipanlaro mo or panglakad mo. Kasi you can feel the connection and then yeah, ma-enjoy mo kesa naman nakatambay tapos paglulumaan lang. So ayan guys, siguro dito ko natatapusin yung vlog. Di naman talaga ako gumagawa sa channel na to, hindi ako gumagawa ng review ng sapatos. First time lang kasi Father's Day. So I want to share it itong gift sa akin or binigay sa akin ni Andrea. And I want to share yung experience and then yung sentimental nitong sapatos na to na nilabas ni Kobe. Syempre para sa mga Kobe fan diyan na nanonood sa channel namin. So ayan, siguro that's it. Ang ganda talaga, guys. Yeah, papasalamat ako kay Andrea and kay Tiffany. I think si Tiffany kinausap niya yung mom niya na bilan ako nito kasi ano, number one fan talaga ako ni Kobe. Alam nila yon. I think few years back hindi sapatos yung niregalo nila sa akin, parang jersey or t-shirt na Kobe Bryant yung niregalo nila. So, ayan. Di ko napatagalin guys. Again, ito yung sapatos. Kobe 4 Pro Tro Girl Dad. Special edition na sapatos. So, ayan. Again, maraming salamat sa mga nanonood guys. Road to 1K subscriber na tayo guys. Please, sana mag-subscribe pa kayo. Yung mga nanonood, i-share nyo or mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. And like nyo na rin po yung video and comment down below kung anong masasabi nyo dito sa sapatos na to guys.
So, ayan. Maraming salamat, guys. Ingat kayo parate and God bless. Peace!